maglilinaw sa inyong mga katanungan tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa at lipunan. IMEESagot! Mga dumang suliranin ng taong bayan, nalalapatan ng makabago at malikhaing solusyon na mag-uugnay sa ating mga Pilipino saan man panig ng mundo. IMEESagot! At ngayon, narito na at ating makakasama ang masipag na gobernadora ng Ilocos Norte, Governor Imee Marcos, kasama si Mayor Alfred Romualdez sa programang IMEESagot! Okay, magandang umaga mga kababayan. Ngayon ay Lunes, 25 ng Kunyo. Ayan, alas 7 ng umaga sa ating mga orasan. Halu-halu sa lahat. Today's a special day, my friends, dahil guess what? Andito ang buong pamilya. Naku, natatanging araw ito. Kasama natin ang aking mga anak. Nakipag-appointment ako. Kala ba ninyo? Busy ako. Yung pala, itong mga bagets, napaka-busy. Andito silang lahat. Starting with, ayan, Borgy! Magandang umaga! Hello everybody listening sa radyo at nanonood sa live stream. Kumusta po kayo? Ako po si Borgy. Nako, si Borgo. Pasensya lang, medyo mahirap yung Tagalog. Wow, sexy. Wait na po, dalawang beses. Tumahimik nga kayo, Attorney Michael Marcos Manotoc. Hello, yep, magandang umaga sa inyong lahat. Loving son, Michael Manotoc. Good morning po. D-W-I-Z. Ayan, at nandito rin si Matthew, ang aming provincial board member, honorable Bacal Matthew Joseph Marcos Manotoc. Hello, good morning po sa lahat ng mga listeners. Live rin tayo ngayon, pinapanood ng ating mga viewers all over the world. Nakuha, sa pumagitan ng Facebook page ni Gov Imee at ni Mayor Alfred Romualdez at ng DWIZ. Bongga! Hello, hello sa ating mga avid listeners and followers. At maraming salamat sa walang tigil na suporta ninyo itong Huwebes sa mag-isa lang ako. Ako nga, nung Huwebes, solo flight, ano ba yan? At batiin natin muli ang ating mga listeners around the world. Guys, we're around the world. Say mo, kamusta kay Elena Peralta, Nida Domingo, Jessica Gabriel, Tina Hidalgo, Maria Silapan, Evelyn Tangbawan, and Daisy Kalikadjan sa Hong Kong. Kumusta na kayo? Miss ko na kayo ang Hong Kong pa. Ganon din, Maureen Molina, Angela Detingagling, and J.M. Miranda sa Singapore, Helen Flores, Billy Firmano, Ezra Albano, and Ronald Castillo from Canada. Ohayo gozaimasu sa ating mga kababayan sa Japan. Ana Ruth Aoki, naku, nakapag-asawa na yata ng hapon itong mga to. Maria Ann Sua, Neri Lesson, Mina Roja, Samora, Marilyn Hamasaki, Nora Miaguni, Cel Carnino, Maria Bautista, Devi Santos, and Grace Nakagawa. At hindi pa yun, magandang araw sa iyong Glenda Gamongan ng Georgia, Marites wow. Hart ng Denmark, wow. Linda Badwa sa Hawaii, Dennis Vea ng Taiwan, lahat, I just went around the whole world, Lisa Aurelio ng Germany, John Casipong ng Washington, Erwin Joseph ng New Zealand, at Victor De Ocampo sa Malaysia. Kumusta? And ako naman, hello to Orlando Ancheta at Merly Ganaden dyan sa Kuwait. Ganun din kay Vilma Dangalan ng Bahrain. At lahat ng Middle East tatanaw na sa akin. Al Rasul Umpa, Conchita Villanueva, at Anita Pescozo sa Jeddah, at Paul Namzug sa Riyadh, Saudi Arabia. Hindi pa tapos. Rosalinda Makadaeg ng New York. Hey, New York! Nelly Palpalatok ng Thailand, Perlita Pritchard, at Erenarco Reyes ng Australia. Binabati din natin sila Camilio Rebujo ng Benguet, Zenaida Villanueva ng Bataan, Daisy Manzano at Gina Tevas ng Davao, pati na din sina Jackie Lagak in Cavite and Roland Delonio ng Laguna. Kumusta kay Marife Librado sa Norway, Raylin Molina sa Egypt sa may pyramids, Mila Belmonte in Malaysia, Sally Giffen in California, Jem Dinaitina in South Korea, at Beck Nasino in Spain. North Korea ba yan or South Korea? Okay, na yan naman. Michael. It's time to read the messages from yung mga listeners noong Lunes. Mula kay Vilma Baltazar. Hello, Vilma.
Hello po, Gov. Imee Marcos. God bless always. Watching you here in Riyadh po. Wish to watch you live, pero ang time po kasi dito medyo late na. Oo nga. Always recorded na lang ako manonood. Manood pa rin. Pero manood pa rin. Oh, di ba? Technology. Nice. Sabi naman ni Frederico Enriquez, parang Enriquez yun, Governor Imee, ikaw yata ang new version ng tatay mo. Lalo kang humusay sa field mo as you age. Wow. Thank you very much. Aging ka daw, ma'am. Aging ka daw. Aging. Oo, ramdam. Try hard na lang sa akin. Napakasalbahin itong mga sabi ni Lolita Cusano. Ha. Si Madam Imee magaling mag-jokes. Ayan naman. Si Borgy magaling mag-laugh. Fake laughter. Itong-tito, no? Kainis ha. Hoy, Monday morning, baka mainit na ulo ng mga tao sa inyo. Pasensya ha. At nako, napaka-traffic. Papasok na naman itong mga kulog na to kung ano-ano sinasabi. Patuloy po kayong mag-comment at mag-comment para sa amin. At mababati namin kayo on the air. Kung kayo ay may katanungan o concerns, padala ninyo sa aming programa at pipilitin natin sagutin na wala itong mga tatlong-tong panggulo. Ayun naman, de joke lang. Okay naman, at bagay na gustong maliwanagan, sisikapin namin sagutin lahat yan sa ating FB Live. Ayan. Imee! Sagot! Explore the wonderful beaches and places in Palawan with City State Asturias Hotel. At City State Asturias Hotel, we assist you to make your stay truly one of the best adventure. Enjoy the famous underground river and go on the Honda Bay Island hopping tour. What about having a wonderful dinner buffet surrounded by fireflies? Or check in at the famous crocodile farm? At City State Asturias Hotel, we bring you the wonders of Palawan. Call us at 251-5983 or check us at our Facebook page, City State Asturias Hotel Palawan. Let us help you make your Palawan adventure one of the best. DWIZ. Narito na ang mga trending na balita. Umpisahan na natin ang ating umaga kasabay ang mga trending na balita. Narito ang ating mga bumabanderang national headlines. Naku, talaga na po maraming headlines. Pero Lunes na Lunes ng umaga, gusto kong pag-usapan, nata-traffic ba kayo? Obvious ba? Nakakaasara, no? Ang sabi, in 5 years, yung buong Maynila daw mag-i-stand still. Wala na raw gagala whatsoever sa 5 taon. Yikes. Ito, grabe, no? Third worst daw tayo sa Bangkok at saka Jakarta. Parang feeling ko, maganda na sa Bangkok. Di ba may SkyTrain na sila? Oh, panagal na. Pero take note, good news. Good news this Monday morning for a change. May first ever subway, ang Metro Manila subway system, sabi ni Secretary Tugade. Ang JICA, o di kaya yung Japanese government, ay gagawa ng train, ang Metro Manila station. 14 stations daw, at mag-groundbreaking by the year end. 227 billion pesos ang halaga. 14 stations total from Mindanao Avenue, Quezon City, all the way to Naia, Pasay, with two additional stations to connect LRT1. O, di ba? May pag-asa. In fairness, may pag-asa. Di ba mag-subway na tayo? Yung mga sandwich, di ba? Ilan ba yung subway? Pero hindi gumagalaw. Buti si Matt, as usual, gutom ha. Gutom. Pa-breakfast eh. Kaya yung subway mo, pagkain ha. Ganyan sa latong batang ito. Ayan, 3.5 billion lost every day in Manila traffic. Can you imagine? Anong masasabi nyo? Makakatulong ba yung subway? Obvious ba? Sobra. Malaking bagay yung subway. Like sa New York. Sa New York. Sa New York. Diba? New Yorker. Time kasi ni New Yorker. Feeling New Yorker kasi ako. Feeling New Yorker. At least sa subway, may kasiguraduhan ba? Like kung anong oras ka makarating sa pupuntahan mo. And, paano yung MRT dito parating hindi on time? Yeah. Parating tumitiri. Kung makapasok ka sa dami ng tao. So, it's mas okay sa tingin ko ang subway. Malaking bagay. Malaking bagay. Subway. Yeah, they'll finish daw 3 stations in the next 2 years. Fantastic. Galing ano? Tsaka less congestion siguro, no? Maraming splashers sa taas eh. Ay nako, Matt, ano masasabi mo? Ito yung anak ko na laging sira ang kotse kasi hindi pinapa-repair, ayaw na mag-drive. Di ba hindi kayo nag-drive? Mga siga kayo, gusto ninyo magkaroon ng kotse. Ngayon, ayaw na i-drive. De, mas matanda yung kotse namin kaysa sa amin. Hindi, naglipat ka ako ng trabaho para lang
lang ano para wala nang traffic para hindi ko na ginagawa. Eh di ano ginagawa mo? Lumilipad ka. Hindi, para makalakad na walk to office na ako. Walk mas to malapit ka na lang ganoon. Lipatan ko. Maraming ganoon eh yung mga bahay nila kung saan-saan sa suburbs ika nga sa Cavite, diyan sa Laguna at malalayong lugar. Pero ang ending nangupahan na lang ng room space dito sa Manila. Malapit. At ayaw talagang sabakin yung traffic sa araw-araw. Ikaw, Borgy, nagda-drive ka ba? O grab and Uber na rin kayo? Wala ay, wala Uber, na palang Uber. Wala na Uber. Grab lang tayo. Tsaka grab, parang mahirap na. Oh, mahirap magparada. Hassle na hassle. Kahit may traffic, yung parada din ang hirap. That's the worst. So lahat hassle. Worst natin yung parking. Oh, yung parking sa talaga. Traffic. At least may option tayo. Yung train, iba din eh. So ibig sabihin, kahit may kotse ka, wala rin masyadong silbi? Hindi pwede gumalaw eh. Hindi rin mag-park. Kailangan talaga yung subway. So kailangan na kailangan. Desperado na tayo. No? Sana especially mag-work. Sa mga bata. Yeah. Eh, paano yung MRT3? Natirik naman ng tirik. Ang nakainit ulo, no? Bakit itong transportation talaga? Pero at least, good news, ha? Subway. Sana. Oh, magandang plano yun. Yeah, magandang plano. Sa tingin mo, ha? Oh, okay yun. Oh. Pero subway kayo lagi, di ba, sa school noon? Oh, ang saya. Kaya subway. Bakit masaya? Kasi, mas maganda sa traffic kung manbaneho ka. Ang stressful eh. Talaga stressful. Yeah. So, hindi na pwede kang magbasa, yeah. Pwede kang mag-listen to music. Oo. Oh, madami kang pwede mag Tapos, bandang huli, nakikilala mo na lahat ng girls sa train. Borgy, Borgy, Borgy. Kwento ka, Borgy. Borgy, Borgy. Madaming kwento yan. Maraming kwento ha. Kayo talaga. Hindi naman kayo nagsasabi sa nanay niyo eh. Three boys eh. Three boys. Ano, marami kayong sikreto sa isa't isa o sa nanay? De. Milk and cookies, Mom. Milk and cookies. Bible study. Bible study. Book club. Book club kami ng book club. Oh, book club. Ah. Nakikita mo na. Naniniwala ba kayo dito sa mga to? Talaga naman. Ah, ito mga batok to. Terrible. Ayan, Pangulong Duterte, pinirmahan na ang Philippine Mental Health Law. Naku, maraming nangangailangan to dito sa kwartong to. Yeah, ayan, Pangulong Duterte ay pumirma na na maglalayong magbigay ng mas mahusay na access sa pangalaga ng kalusugan pangkaisipan para mawala na yung stigma, no? Pag sinabing mental, parang nakakahiya. So, ayun, ang sabi nga, the Filipinos should no longer suffer silently in the dark. Mental health will now cease to be seen an invisible sickness spoken only in whispers. Ay, nako. Parang ano yun? Hygiene. Feminine hygiene. Ay, hindi, joke lang. And then, Senator Angara, we commend President Duterte for signing the Mental Health Act. We hope this law will help Filipinos overcome the stigma of mental illness and enable them to seek professional help. Sabi naman ni Harry Roque, ang Secretary for Presidential Spokesman, ay siya ang nagpapakita ng commitment na mabigyan ng mental health care mga Pinoy. It forms part of the government's mandate to design and implement the National Mental Health Program and integrate this as part of the health information system. O, diba? Pero, eto nga, talagang marami tayong nababalitaan, hindi lamang yung mga sikat sa abroad, si Anthony Bourdain at si Kate Spade, kundi dito sa Pilipinas, marami na tayong naririnig ng mga youth or teenage suicide. Ano, sa araw-araw, parang naririnig natin na napapadalas to. Totoo ba ito? Dala ba ito ng internet? May kinikwento ka kanina. Tingin ko. Yeah, no, ako tingin ko. The technology kasi, it's a double-edged sword. It can also isolate us from human beings. And then, more and more, we see people, hindi nga tayo nag-uusap, eh, nagte-text, or nag-chat sa cellphone. Yeah, wala na yung social skills. No, minsan nag-dinner tayo, eh, nag-effort-effort tayo magkita, pero lahat naman, may hawak na cellphone. Yun nga. Yung buong pamilya, one screen. Nagkabala pang magkita-kita. Total, kanya-kanyang screen naman. Pero ikaw, Borgy, very anti-social media ka eh. Anti-technology. Bakit? Bakit analog brain ka? Kala ko lahat ng millennial eh digital. Yeah, yun nga. Kaya lang, sometimes they don't live in the now. Wala na yung present. Lagi, they're looking at Instagram, looking for what's next, looking for something they aspire to, but they lose the moment. So you think that makes people unhappy? Yung parating may illusions? Yeah, medyo. It's easier to live in denial, it's easier to live and hide from your insecurities. Okay, and then you see all these successes sa internet, pag nabasa mo, parang napakapalpak mo, di ba? Lahat ng mga ibang kabataan, ang gagaling nila. Envy, no?
nakakaloka sila, diba? Ang lungkot ng buhay mo, compared sa kanila. Sila party ng party, party shopping ng shopping, bakasyon sa pinakamagaganda yung lugar. Nila, diba yung number one reason ng bakasyon na yan para sa Instagram? Oh, yes. Para makapag-post sa Instagram. For the likes, diba? Daw, tawag din. Bakasyon for the likes. Ano ba yan? Bakasyon for the likes, not for your own pleasure and relaxation. Yeah, or the memories, diba? Or the bonding. Time with the family or your loved ones. Pampasikat na lang sa Instagram. Totoo ba yan? Oh. Eh, napaka-weird naman. But tingin ko, that's a big contributing factor to mental health nga. Sa Ilocos, nagkaroon kami ng parang plague, nagka-epidemia ng teenage suicides na sina-cyberbully. At medyo, parang medyo fragile yung mga bata. Parang hindi nila kinakaya-kaya. Dahil maraming anak ng OFW, mag-isa lang sila sa bahay, walang kausap. Tulad nga, sinasabi mo, Borgy. Tapos yung lola, hindi naman nalalaman na pala binubuli na doon sa cyber. O di kaya nakipag-break sa girlfriend. Ano ba yan? Totoo ba yan? Yeah, I think iba kasi yung mga relationships na yun, eh, diba? Yung parang human element na wawala. Eh. Mm-hmm. What do you mean? If it's not human element, cyber element? Parang, kasi parang dependent na tayo sa cellphone. Eh. So, less yung face-to-face interaction, more yung mga chat, text. Yeah. Anong pinagkaiba ng chat? Eh, di ba ganun din yun? Nag-uusap din kayo? Hindi, iba eh. Iba pa rin eh. Yeah. Diba? Kasi bakit hindi totoo? Very barriers. Nag-iimbento ka ng persona mo online. 90% of communication is non-verbal. Cool. So, kailangan magkasama kayo. Like, physically, magkasama kayo para talagang ma-communicate ang message. So now we have all the barriers for communication. And so more difficult to build a real relationship. So, it's not real. Yeah. Ganon. Kasi nag-iimbento lang kayo ng personality. Madaming na-lost in translation ba? Yeah. Hindi na, pero pinagtatakahan ko, ilagay sa text. Yung mga, malungkot, no? Yung mga suicide na ginagawa ng kabataan, usually yung lalaki, pag binasted ng girlfriend, pero yung girl, hindi naman nagpapakamatay. Yung guy, nagpapakamatay. Wala akong alam dyan, ma'am. Wala akong alam dyan. never kami nabas. Ang yayabang naman. Feeling Borgy ako ngayon eh. Hindi, siguro mas aggressive kasi yung mga lalaki, eh, diba? Mas may anger. Mas maangas. Mas aggressive. Violent siguro. So courtship din, yung daming nabigay, tapos your heart, everything, baka... So you mean the guys are more invested? So parang physical. When they lose it... And financial. Financial investment mo. Ilocano ka ba? Bakit yung financial investment sa girlfriend? Walang ROI, gano'n? Yep. Gano'n, mas invested yung guy, kaya papakamatay. Kawawa naman. Marketing budget na... Naubos na marketing budget. Gano'n? Yep. Gano'n ba yun? Parang the guys are more deeply affected. Hey, and this is worldwide news. Ano nga yung sinabi niya? Wait, actually may related news tayo dun sa mental health. Gaming addiction. Kabilang sa mga mental health disorder. Ayon sa WHO, World Health Organization. Oh, wow. So, grabe, talagang... Ano ito? A pattern of persistent? Yeah. Ano yan? Definition ng gaming addiction. A pattern of persistent or recurrent gaming behavior which takes precedence over other life interests. Grabe naman. Mm. I think nakikita na rin natin ito sa Japan, sa iba't ibang, Korea, especially sa East Asian nations. No? Parang minsan napunta ako sa China, sa Shanghai. Oo, grabe. Yung may mga batang na heart attack, nag-collapse, kasi hindi na sila natutulog, di kumakain, di umuwi. Na sa 3 days or 4 days or more, eh talagang gaming lang ng gaming, tapos fully stressed ano, sa mga multiplayer games. And then, tutumba na lang, patay na. Pwede ba yun? Grabe, no? At enable us to understand what makes people get sick and to die and to take action to prevent suffering and save lives. And there were specialists na nga, nagkaroon na naman yung specialist ng doktor para itrato itong mga kabataan na pareho rin pala ito ng gambling, ganun ba yun? Meron ba kaya, bakit kayo hindi kayo na-addict sa games? Pinagbawalan kami. Sino? Yung nanay niyo? Sino ba? Parang dad ko yan. Si dad didn't allow us. If you were gonna play, we played sports. Yeah. So you we did always a lot had of each sports. Other to play games. And I also limited you sa computer. Yeah, usually walang pang cable homework. TV, walang computer, walang but in fairness, hindi lang. Meron ikaw lang, lagi kang punish. But hindi lang sa good parenting. I think nung time, kasi was kami ni Borgy, photo finish kami sa millennials. Yeah. Diba? Talagang last 2 years lang. So, hindi pa nauso ang mga gaming computer games. Actually, more... Pero
marami kang kaklase na obsessed din sa computer games nung time. Yeah, but hindi sila yung, well, hindi ako ganun ka-cool, ma'am. Hindi sila yung mga cool kids. The cool kids still played sports, diba? So, for an hour day, mas humahangan pa kami sa mga sports, mga athletes. But ngayon, nag-iba na ata eh, diba? It's more of yung hackers. And the Dota champions. Dota champions. Hindi pa nag-usin. Video games are so popular din eh. So, now, yeah. Superstars sila. Yeah. Gamers, 15 years old, millionaires. Billionaire athletes, yeah. At least ngayon, iba eh. Kasi dati, game lang. Now it can be life. Yeah, tsaka may career. Profession, yeah. EE games. Tapos I think gagawin Olympic sport eh. Ha? Olympic sport? Yung gaming. Yeah, I heard. Ano consider na eh. Itong gaming. Ah, pwede ba? So sport na siya. Anong sport doon? Ano to eh, parang career na talaga. Anong na-exercise? Pwede ka maging e-gamer. Yeah, diba? Yeah. So, pero siguro hindi naman Olympics yun. Digital Olympics na yun. Ibang usapan na yun. Dapat, pero... Eh, kasi yung katawan mo, hindi naman ginagamit. Mind. Olympics is the mind. Hand-eye coordination. Tapos babagsak ka pa, makakasakit ka pa. Grabe, ano ba yan? Heavy training. Siguro nagko-contribute din to sa mental health issues, no? Oh, definitely. Diba? Kasi doon sa China nga, dinadala yung mga kabataan kasi na-addict sa game, ayaw nang bitawan, at hindi na umuwi, hindi na kumakain, lahat na. Eh, ang ginagawa, eh, dadalhin talaga sa doktor, sa psychiatrist. At yung iba, binibigyan nga ng gamot para tumigil at mag-relax, para mag-unwind. Pareho na sakit, like depression, like antisocial behavior, pareho rin ng kung ano-anong mga sakit. Mas suffer din mga social skills nila, you know? Yeah, escapism. Eh, wala naman social skill eh. Oh. Hindi nila kailangan yung totoong buhay kasi may buhay sila sa video game. And a lot of it's really violent kasi karamihan ng mga video games, upakan, pasabog, talagang butas ng dibdib. Diba? It's all that way. So you have all these innate violent fantasies na nakakatakot. Oh. So the moral line is moved. Nakakatakot. It doesn't shock you anymore. You see it every day. Oh, yung mga nangyari sa Marawi, parang pangkaraniwan na. Hoy, meron pala mong kahing ngayon na yung drugs. Ayan, Michael, may opinion ka ba dyan? Na magkakaroon daw ng random drug test, maski hindi lamang sa mga opisina, hindi lamang sa kapulisan, hindi lamang sa government employees, hindi lang high school, kundi grade 4 at elementary. Kasi natutuklasan na marami raw sa mga pusher at mga user ay napakabata. Hindi ko alam kung ginagamit ito ng mga sindikato kasi hindi nahuhuli dahil sa age. Di ba yung ating youthful offender age? O di kaya talagang nagiging addict na ng napakabata. Anong tingin ninyo? Okay ba yun yung grade 4? Yung maliliit? Ako medyo, nasaktan ako dun. Kasi bilang tatay ako, may 2-year-old daughter ako. So, tingin ko grade 4, that's, ilan taon na ba sila sa grade 4? That's 8 years old na random drug test. Tingin ko masyadong overkill na siya. Hindi ba required na may, dapat may consent ng parents yan? Well, sa school, siguro may consent sa school. Kapag na... Di ba may parents patre, di ba may exercise of parents patre, the state's role as a parent as well for minors? Yes, I think so. Hindi sa legal, it's just as a policy. I find it a bit intrusive to randomly drug test an 8-year-old or a 9-year-old. I think there are other ways to go about checking if they are being used as drug holders or oo nga, kasi sunod-sunod yung nahuli eh. Kasi sa kabila nun, sabi naman ng mga pulis, ginagamit yung mga bata. Tapos hindi naman sila mahuli-huli. Kaya napipiko na rin yung ating mga kapulisan na bakit naman lagi na lamang yung mga bata, pakatapos after a few days, i-release mo na yan eh. You can't even keep them for that day eh. Yeah. Baka kung nag-positive yung parents, for safety purposes lang, i-check kung nag-infect yung bata, ganyan. That's the only thing that at 8 years old makes sense for me because it's weird to point to but you know, I have a real experience in Ilocos, no? What happens, ilang beses all the yung nagnanakaw ng mga computer, nagbasag ng mga kasangkapan, nag-break-in sa stadium, sa amin, sa Ilocos, no? Pag nahuli mo, they're little 8-9-year-olds who are going inside stealing stuff and paano ba yun? Hindi mo huhulihin? Sabagay, kung hulihin mo, i-release mo rin lang. Mm-hmm. Kaya napipiko na yung pulis. Tapos tingin ninyo,
Ang hirap pa nung bata-bata. Yeah, it's a parent's job at that age. Yeah, Eh, pa, paano kung wala nga yung parents? Kasi nga yung karamihan ng parents, napilitan mag-OFW, o napilitan mag-migrate. Yeah, guardian. Yung guardian. Eh, yung guardian naman, yung mga lola. Hindi naman mahabol yung mga batang umakit ng mga building at mga bahay. Kung natulog na yung lola. Okay, correct. Pag natulog na yung lola, talaga hindi na kaya, no? Paano ba yan? Ang hirap nga yan, that's an issue hindi lamang sa drugs, kundi sa iba't iba pang problema. Dahil itong kabataan natin, lumalaki na walang magulang, ano? Yeah, but ma'am, feeling ko hindi namin masasagot yan kasi bata pa kami. But you, as a successful parent of three... Successful parent ako. As a very successful parent. Bakit baka, successful parent? Masasagot niya. Talaga ba successful parent ba? Masyado, too early pa for us to opine. Talaga naman kayo, hindi. Pero parang nakakagitla. Pero Matt, di ba may opinion ka dyan? You know, sa time you were saying, dapat mamigay na ng condoms dahil sa paglaganap at pagkalat ng AIDS, HIV, at saka teenage pregnancy. Meron kasi nasabi nun ah. Yeah, well, medyo problema kasi yung teenage pregnancy. Yeah. Yeah. Hindi, parang hindi available yung mga condoms sa mga bata or hindi ma-afford. So, syempre siguro, abstinence is not realistic, no? Talagang mag-e-experiment sila, may urges or curiosity. Huwag naman siguro yung first time magiging, diba? Buntis na. Yeah, natatakot, diba? Kasi may mga story na ganun eh, diba? Eh, pero sabi first naman ng iba, tapos, sabi naman ng ibang Catholic schools, kapag namigay ka ng condom sa lahat ng sulok, you're encouraging them naman to experiment. Kasi ginagawa mong, parang pinayagan mo eh. Mm. Yeah, but you can't eliminate the influence of the money. Society. Yeah, you just watch the lunchtime shows and watch all the giling and internet pa lang yan. Internet pa lang yan. Nandiyan na lahat eh. So, kaya na-addict ba yung mga bata sa internet? Kayo talaga. Okay, maghanap buhay muna. Imee! Sagot! The Philippines Graphic is the last news weekly magazine standing. Read incisive analysis and in-depth reportage in the pages of the Graphic. Enjoy the freshest short fiction and best poetry this magazine offers in its literary pages each and every week. Intelligent minds gather at the Graphic. Grab a copy now. Imee! Sagot! We're back! Borgy, ano itong binabasa mo kanina? Si former CJ Renato Puno, kinakailangan mayroong college degree ang mga mambabatas. At nadagdag pa ni CJ Puno, the senators, however, will come from federated regions. They will have senators that will remedy the defect of the current system where Mindanao is often unrepresented or underrepresented in the Senate. Mm. How do we feel about this college degree? Kailangan ba talaga? Hindi ko alam eh. Wala akong college degree. Alam, si Borgy walang college degree. Nagharap buhay kagad. Oo, ano ba? You're short, di ba? Ayun, medyo short ako. So, ikaw, Borgs, feeling mo qualified ka magiging mambabatas? That's a good question. Should you be qualified? Should Are you be, more qualified than some of those guys? Should you be disqualified? What about Manny Pacquiao? No respect to your elders, Matthew. Bilang bunso, disrespecting your career. I think definitely in the LGU, it might not be something... that's necessary. But that's what they're saying for the congressmen and the senators. Oh, just for the Congress. Mambabatas daw eh. I don't know, it's different. Education now has changed incredibly throughout the use of technology and degrees online. I think it's hard to say you can't get educated without a college degree. Yeah. But at the same time... Di bang galing-galing naman ni Senator Pacquiao? Parang bilib ako sa kanya, miski sa mga interpellation, marami sa mga investigation. You learn from sports, kaya niya. Athlete siya. It's may discipline. Maraming magagaling na walang college degree. At saka na may memorize niya lahat ng Bible, no?
Nako, nakita ko na yan. Verbs. And talagang verses and chapters, alam niya lahat. Tsaka ang sa akin, ma'am, di ba, like law school training-wise, that's the essence of democracy. You pick your representatives in the government. And so if you're to put a qualification or a condition like this, you're sort of depriving people of their right to choose who they want to lead their government. Parang dinidisqualify mo, napakalaki naman percentage ng Pilipinas. Kasi, di ba yung tinitingnan natin kanina, yung sa NSA, sa ating mga statistika, wala pang 15% na Pilipino may college degree. Tama ba yun? Ewan ko kung tama yun, parang yun ang pagkaintindi ko. Napakaliit ng porsyento na nakakatapos ng college. Wow. Eh kapag hindi sila tapos ng college, are you telling me 85% of Filipinos will not be represented? Di ba? Yeah. Kasi in effect, hindi sila nakapag-college, mm-hmm. di dapat yung representation na somehow, meron rin yung mga hindi nakapagtapos. Tsaka parang, pwede mong sabihin elitist to eh, di ba? Kasi kawawa din yung mahirap, di ba? Kung hindi maka-afford the degree. Tsaka siguro, even if tignan natin internationally, no, ang daming mga brilliant na walang degree, di ba? Yeah, Bill Gates. Steve Jobs, di ba? Mark Zuckerberg. Famous college dropouts. So, paminsan, I guess, iba yung mga circumstances. I guess, hindi pwede yung ganito ka-general na sweeping rule, no? Kasi, pero baka sinasabi naman kasi ni Chief Justice na walang kakwenta-kwenta yung mga batas natin. At yung mga mambabatas natin, hindi malawak at malalim ang pagkaintindi sa ating mga batas. So he wants to upgrade the quality of the legislation. I think that should come from the electorate. The voters should start to maybe be more discriminating in their choices for elected representatives. Wag boboto ng artista o boxer. May magagaling din kasi na boxer. May mga magagaling din na artista. So hindi naman sa ganun ka-simple. Pero, I think it should binabanatan yung ating Senate President dahil bakit daw naging Senate President? Eh, comedian lang naman daw si Tito Soto. Pero nakikita naman natin, ang ganda naman ang dala niya sa Senate, maganda naman yung liderato. O sa tingin nyo, how do you upgrade legislation then if you don't think it's fair na magkaroon tayo ng limitasyon na college graduate lang? Hirap na ng haba. Answer that question. And time for a break. Commercial break. Tingnan mo kita himik lahat, no? Parang may upgrade. Hindi ko pa nabuo yung sentence, biglang naligaw na rin naman. Hindi ko rin alam sagot eh. May beer ba dyan? Ang aga naman, alas 7 pa lang. Ang lupit ha. Maaksidente tayo sa Lunes ng umaga pag ganyan. I think yung problema ba sa batas ba o sa implementation? Isa pa yun. I think medyo nandun naman yung mga batas na kailangan natin. Pero sa implementation talaga kulang yan. Di ba? Execution, kumbaga. Bakit? Pasaway ang Pilipino o mahina ang pulis? Post. Daming hassles. Yeah. Sakit sa ulo. Ano ba yan? Lunas na lunas. Talagang banat na tayo sa ganyan. Ala! May patawa naman. Hindi na patawa, pero may medyo positive ng konti. Good news! Good news naman! Hindi mental health, hindi sa state ng gobyerno. May subway naman. At least, feeling New York naman. Ano ba? Hindi naman lahat bad news. Pangalawang good news na to. Isa sa balitang viral, sanggol na natagpuan sa labas ng Jollibee Cavite, mabait na mga staff ang nag-breastfeed para dito. Grabe, galing! Natagpuan ang isang sanggol malapit sa isang Jollibee outlet sa Imus Cavite, Miyerkules ng umaga. Ayon sa isang employee ng nasabing fast food chain, isang traffic enforcer ang nagdala sa sanggol sa kanila at ang mga staff naman nila ay hindi nag-atubiling linisan at pakainin ang bata. Ay, mabuhay Imus Cavite! Ang pabait ninyo! Galing-galing talaga. Ayun sa mga staff? Yeah, ang bait ano. Hindi sa job description yun, no? Way beyond. Yeah. And ngayon naman, nasa pag-iingat na ng DSWD ang sanggol. So, there is good. There is good in people. Kapapanganak lang daw. Kapapanganak lang daw. Oh my goodness. May konting dugo pa daw sa ulo. Tapos sariwa pa daw yung puso. Oh. Paano naman na gawa ng nanay na iwanan yun? Yun nga. Kung yung baby ba to? Buti may lactating na staff member sa Jollibee. What are the chances of that? May kaya-kaya magpasuso. Akala ko binigyan lang ng gatas. Hindi pala talagang may mami rin doon. Breastfeed talaga. Na nagpapadede. Talaga naman, ibang klase.
Nakatuwa naman. Baka may bagong menu item ng Jollibee. Ano chicken joy with mother's milk. Upgrade. Ayun talaga. May bagong dessert yata. Yeah. Oh, dessert. 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 No? It's drink or dessert? Your dessert. Gravy is extra creamy today, sir. Eba paano naman magkukompetensya ng McDo kapag ganyan? Meron rin sila. Father's milk. Ay, di yata pwede. Dapat gawin ito, ano? We've tried, mom and dad. Hindi kaya. Sinubukan mo ba? Sinubukan ko. Eh, yung baby mo, si Mia, eh, ang takaw-takaw, paano? Oo nga eh. So, what do you do? Sa nanay nga. Sumuka na. Hindi kaya ng daddy, no? Yeah. Ng mga lalaki, hindi pwede manganak, hindi pwede magpa-dede. Nako talaga. Gawa lang ng gawa. Dapat ano, siguro gawa ng advertisement tong Jollibee. Kasi Jollibee advertising, galing eh, diba? Oh, super galing. Yung mga viral video. Pero ito, beyond. Ito, parang pwede maging ano eh, advertisement na the employees go the extra mile. Yeah, literally. Oh, art imitates life. Grabe, no? Sobra, no? Ibang level. Oh, galing campaign yun. Award-winning talaga yun. Uy, Matt, may sinasabi ka kanina, balitang sports naman tayo. Ano yun, yung kay LeBron? Ano na ng latest dyan sa NBA? Yeah, actually. Na lahat nakatutok sa NBA and Golden State. Actually, kahit nga yung NBA draft was yesterday. Ang balita. Everyone's, well, medyo expected naman yung NBA draft went as expected. But the talk of this summer is kung aalis ba si LeBron James sa Cleveland Cavaliers. So,